content creator from Iloilo na sa public dance sumikat, mas kikilalanin natin. Which is ganun talaga yung purpose ko na gawin yung public dance para makita ko yung reaction ng mga tao. Mga sikreto sa kanyang viral contents ating aalamin. At ano nga ba itong pangyayaring naganap na halos nagpawasak sa kanyang puso? Mga nakikita ko sa mga TikTok, yung mga magkakapatid, yan, naiingit ako. Yung feeling na ano, sila... Ang kwento ni Dom Savares, sisilipin natin. Di namin alam, takot pala siya dun. Sobrang, sa sobrang takot niya, sa isang ilapuran. Parang ayaw ko nang gamitin yung hashtag. Isa si Dom sa mga content creators na nakapasok sa The House of Colab. Pero ang baby boy na ito, ano nga ba ang totoong kwento? Si Dom Savares ay ano, simpleng tao lang na may pangarap sa buhay. And si Dom ay masaya na bata. Pangalawa ako sa magkakapatid. And only boy lang ako sa pamilya. Pinanganak ako sa Iloilo City. Lumaki ako sa Botong Raton. Pinagkaabalan ko sa boys, pag-aaral, pag-gutom ng mga music instruments, pagkakanta, pagsasayaw. Hindi pa ako sikat sa TikTok. At nang dahil sa pandemya, isa si Doms sa mga kamataang na humaling sa app na TikTok. Nagsimula ako ng TikTok nung pandemic talaga kasi hindi tayo makalabas ng bahay at yung tanging gawin na natin is mag-score sa TikTok. Sabi ko, pwede pa sumaya dito. Sumaya ako and at the same time, kumakanta din ako sa mga TikTok ko. At nang medyo lumuwag na ang restrictions noon, may naiisip na kakaiba itong si Doms. One time naisipan ko mag-public dance. Eh, pinost ko agad sa TikTok. Eh, nung time na yun, down na down ako pero pag-post ko nun, bigla nag-viral. Isang araw pala, naka 1M views na. And doon, pinagpatuloy ko hanggang sa yun, nag-500K followers, tuloy-tuloy na. Ang unang public dance ko is doon sa mall. May maraming tao nun. Yung time na yun, Saturday yun eh. Parang may family bonding, mga tao. So yung pagsaya ko, dumaan yung guard. Tumingin! Kasi nagtataka sila, bakit may sumasayaw? Yung time na yun, naka-earphones ako. Ako lang yung nakakarinig ng kanta. Which is ganun talaga yung purpose ko na gawin yung public dance para makita ko yung reaction ng mga tao. At habang tumatagal, mas nakikilala si Doms dahil sa kanyang mga viral public dances. Pero may isang pangyayari na halos bumiyak sa kanyang puso. Nag-stop ako sa public dance kasi may nangyari, which is ang kapatid ko. May 31, nagkasakit siya. Parang mild fever lang ba? Doon yung kinabukasan, doon suka siya ng suka, nag-dehydrate. Hanggang sa wala nang mailalabas na anak. Bigla akong tinawagan ng ate ko. Sabi niya. Parang nagdadalawang isip niya, sabi niya. So, wala na yung kapatid natin, wala na yung bulso natin. Become my peace. Gulat ako siyempre, hindi ko in-expect na mangyayari yun. Kala ko makuuwi siya ng ligtas ganyan. Nung papunta sila ng emergency room, parang ayaw niyang pumasok ng hospital. Ayaw niya talaga pumasok ng hospital kasi natatakot siya. And then nung time na yon, nung nakahiga niya siya sa kama, nakita niya yung doctor niya naka-PPE. Di namin alam, takot pala siya dun. Sobrang, sa sobrang takot niya, sa isang ilapuran. Bilis na pangyayari, na cardiac arrest siya. Tapos yung dahilan ng pagkamatay niya, hypovolemic siya.
Which is ano, kailangan talaga ng resistance dyan para malabanan mo yun. Isa sobrang takot niya at siguro nawala na yung resistance niya. Bumigay na yung katawan. Nung time na yun, di ko siya na ano, di ko siya nayakap sa mga uling sandali. Ha! Sobrang hirap. Hirap mawala ng kapatid. Sa totoo lang. Mga nakikita ko sa mga TikTok, may mga magkakapatid, yun, naiinggit ako. Kasi, yung feeling na ano, sila may kapatid, ikaw wala. Hindi ko malang sinulit yung mga banding namin. Kasi yun, nakakalungkot lang kasi wala na yung kapatid. And as your words, they become my peace. Madami kaming pangarap, dalawa. Hmm. Sabi ko balang araw tayo yung Ranch and Niana vlogger dito. Kasi gusto niya rin mag-vlog eh. Gusto niya maging kagaya ko. Eh yun, sasamang palad, binunabot. Tapos gusto niya rin sumali sa The Voice Kids, sa Umandaan. Kasi kumakanta rin siya. And sa ngayon, ako na lang aabot ng mga pangarap. Ang princess ko, kung nandito ka man ngayon, sana i-guide mo si kuya mo. Lagi, manamagan ni kuya and ako na bahala sa mga pangarap natin. Aabutin ko yan para sa'yo. Lagi kong gagawin ng lahat para sa pangarap natin. I love you. Pero imbis na malugmok sa kalungkutan, mas nagkaroon si Doms ng lakas ng loob para magpursige sa buhay. Nag-audition ako nung season 1 kasi napascroll kasi ako sa TikTok and nakita ko yung video ni Kuya Ryan. Kaya tinry ko, sabi ko baka ito na yun, ito na talaga yung chance na makapasok ako at maabot ko yung mga pangarap. And then hindi ka nakapasok ng season 1? Hindi ako nakapasok. Ka ba ng loob? Ano nangyari? Hindi naman kasi sinasabi ko lagi sa sarili ko pag sa'yo talaga itong bagay na to, ibibigay sa'yo. Hanggat sa nag-season 2, visionary ako ng season 2. Binanggit na yung top 25. Sabi ko, baka hindi talaga ito para sa akin. Nanginanaw ng loob, sabi ko. Parang ayaw ko nang gamitin yung hashtag daw, so ko lang. Ilang araw na ako nag-umaasa na ano, na makapasok sa season 2. Kaso parang hindi pa. Hindi talaga sa akin. Hindi tayo napili doon. At hindi tayo nakapasok doon and babawi na lang tayo ng season 3 guys. And then, ito na yung pinakamaganda. Nag-chat sa akin yung Dasog Collab, nag-email sa akin. Sabi niya sa akin, Doms, ready ka na ba pumasok sa Dasog Collab? Sabi ko, sabay talon. Tapos tinabihan ko si mama ko, Mama, may nag-email sa akin, nag-email yung Dasog Collab. Kaya naman, pumasok siya sa The House of Collab para mas maging mahusay na content creator. It's a big old world. Dahil dito sa The House of Collab, mas lalo ko na build yung pakikituko ko sa mga kapwa ko content creator. Banding, grabe solid ang banding dito sa The House of Collab. No joke, pero sobra talaga parang family. Second family ko na to yung The House of Collab. And sobrang bait talaga nila ang lahat dito guys. Minsan may mga issue pero nagagawa namin ng paraan para magkaayos kami lahat. And sobrang ganda talaga. Kung tutuusin, parang gusto ko pang mag-stay dito eh. Parang ayaw ko na lumabas dito sa mansion. Kasi wala talaga eh. Yung natutunan ko is kung paano gumawa ng mga content na quality ba. Hindi lang simpleng sayaw, hindi lang simpleng ano, basta yung may laman na content. So, madami ako natutunan kay ano, kay Telly. Dahil kay Telly, mas lalo kong na-build yung character ko as a content creator. Sa kanya ko naranasan yung magka-love team, yung parang nagka-jowa ko. Kasi buong buhay ko ito, sasabihin ko sa inyo, buong buhay ko, hindi talaga ako nagka-jowa. Nag-uusap naman kami, goals first, yung support kami sa isa't isa, support kami sa goals. And if ano mangyayari paglabas, wala tayong magagawa.
para sa ating yung panahon, yung right time. Si Telly or Season 3? Hirap naman ito direct. Pangarap. Tapos si Telly. Ito, pipiliin ko na lang yung ano. Season 3. Bakit? Kaya ako pinili yung Season 3 kasi before ako pumasok dito sa Dawes of Golab, sinabi ko sa sarili ko na nandito ako para i-pursue yung mga pangarap ko. Ang maambal ko kay Telly is Telly, palangga, na palangga, nagiging ka. Kasi ano, ang balon sa ibang tao. Palangga, taa kung sino ba. Tanda mo yun, ha? At ngayong tapos na ang Season 2 ng The House of Golab, ano naman kaya ang release niya? Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng staff ng The House of Golab and sa mga kapwa kong content creator, yun, maraming salamat sa inyo lahat kasi binigyan niyo ako ng moment, ng bonding na sobrang memorable and dadalhin ko yan hanggang sa paglabas ko dito sa The House of Golab. At sana sa paglabas natin dito, ganun pa rin sana yung bonding.